Hello, magandang hapon. Bago po tayo mag-umpisa ng vlog ko na tungkol doon sa pag-apply sa Canada. Tara, samahan niyo po muna ako na mag-shovel ng snow kasi nag-i-snow ngayon. At lalabas po muna ako para kunin yung pala sa labas. Tara, samahan niyo ako. Tara, samahan niyo akong mag-shovel ng snow. Medyo kumapal ngayon, kahit pa konti-konti lang yung patak ng snow, pero dumadami. Kaya kailangan kong tanggalin kasi pag tumigas dito sa deck, madulas. So, nagiging black ice siya. Kung walang asin at di mo malagyan, madulas, posible kang bumagsak. Dati bumagsak na ako eh. Yun, masakit sa ulo at pwede ka pang mapilayan, kaya kailangan tanggalin. Ayan, makikita nyo na dito talaga sa lugar namin sa Manitoba, nasa central town. Kaya ito, activities namin pag winter, magtanggal lang snow para iwas ang accidente. So, ayan, dito rin sa kabilang stairs, tanggal lang ko rin kasi dito dumadaan yung mga housemate ko para hindi sila madulas. So ayan, kung gusto niyo ng palamig, bigyan ko kayo, padala ko sa inyo ah. Halo-halo ba? So ganito kami, umpisa ngayon, medyo kumapal yung snow, hanggang ano na naman to, hanggang katapusan ng March. Kung mamalasin hanggang April pa. So ayan, okay na, shovel ko ng snow. Para yung black ice. Yan. Okay. Tago ko na itong shovel. Tara, samahan nyo ako mag-gas. At dadaan na rin ako sa post office kasi may mga inaabangan akong mail. Tara, samahan nyo ako. So ayan, high life. Sa high life ako nagwo-walk. At ang jacket ko, ito yung na-receive ko nung last 3 years Christmas gift ng high life. So minsan lunchbox, minsan Bluetooth speaker, tumbler, etc. So ayan, galing ako sa post office at meron nga laman yung mailbox ko. Ito. Thank you.
I'm home. Ayan, nakapag-gas na, nakapag-shovel na rin ng snow. At dumaan na rin sa post office. Tara, tuloy natin yung ating usapan at kwentuhan. Hello, magandang hapon mga kagrow, mga manoy-manay. Welcome back to my channel. In this video, I want to share the information about the post of ISO na isinare ko po doon sa group ng Philippine Butchers, Slaughtermen, the Slashers. Marami po kasi nagtatanong sa akin doon sa epinost ko. Actually po, mayroon na po akong dating video sa YouTube. Paki-visit nyo na lang po. Noy Uragon or Think and Grow Pinoy Life Canada. So, maririnig po doon at mapapanood yung mga information na ginawa namin ni vlogger din po na si Emersonic Whitey. So, kung may time po kayo, pag-visit nyo and ilalagay ko na rin po sa link description below kung paano po yung pag-apply sa ISO. Tungkol po doon sa post ng ISO, sinare ko po yun sa group na Philippine Butchers, Slaughtermen, Slasher at doon po sa Kapit sa Patalim at iba pa pong grupo sa Facebook po, sinare ko rin po. Kung makikita nyo po sa ibabaw is manpower pooling only. Ibig sabihin po na manpower pooling only is ready po sila magtanggap ng mga application. It doesn't mean po na matatanggap kayo agad. So, kasi po pag manpower pooling pa lang, wala pa pong interview doon, wala pa pong screening. So, tumatanggap lamang po sila ng mga resume nyo, biodatas, para po just in case na yung company na kanilang naka-tie up is maghanap na po ng mga manpower, mga workers po. So, unang-una po, magpapakilala po ako. Ako po si Dante Soltes, aka Noy Uragon sa YouTube po. May channel po ako, Noy Uragon Channel. Dati po akong seaman for 13 years. Then, matagal na po akong nangarap na mag-Canada. At noong 2012 po, nabigyan ako ng chance para makapunta rito. So, nandito na po ako since 2012. ISO po ang pinanggalingan kong agency. At sa awa ng Diyos, 4 months po akong naghintay bago nakaalis. So, yung mga nakapag-apply na po dyan at mag-apply pa lang, takes time po. Kunting tiyaga lang po at makakamit nyo rin ang ginhawa sa buhay. So, yun po. Dati akong seaman at nag-apply ako bilang butcher kasi butcher po ako sa barko. So, mas madali po pagka mas mahaba, mas madali pong matanggap. Mas mahaba experience nyo, mas madali po kayong ma-hire. Yung mga nasa supermarket po, pasok po kayo dahil ako po bago po ako nag-butcher sa barko. Dati po akong supermarket workers, butcher po ako doon sa Rustan Supermarket. Kung naalala nyo po yung brands ng Rustan sa Cubao, yun po yung main office, main branch ng Rustan. So nandun po ako 1995, then yun po ang in-apply ko sa barko. Then yun po, umpisa ng career ko bilang isang butcher. So, sa mga rin po, sa mga nasa wet market, ang pagkakaalam ko po, kung wala kayong contribution sa SSS, magpapagawa po kayo ng affidavit para po nagpapatunay na wala po kayong contribution. Pero po, kailangan nyo rin po ng proper training. Like, kung ni-required po kayong magkaroon ng proper training, lalo na po sa TESDA, accredited po yun, at sa iba pa pong mga training center na accredited ng gobyerno natin. So, i-try nyo po. Kunting tiyaga lang po, kung may gastos man po kayo, mababawi nyo na lang po yun, kasi pagdating po ng panahon na nandito na po kayo, makukuha nyo yung pamilya nyo. Dahil dito po sa province ng Manitoba, open po ang immigration. Open po ang mga immigrant na mag-settle dito.
Kasi po dito sa Manitoba, ito po yung place na hindi ko po kayo dinidiscourage na magpumunta dito dahil ito po yung isa sa pinakamalamig na province dito sa Canada. Nasa gitna po kasi siya ng ano, nasa central po kami. So east to west, nandito po kami sa central. Part po kami ng Prairie Mountain. So ayan po, pinakamalamig na lugar, kaya kung sakali man po na ma-hire kayo at makapunta po kayo rito, may chance po kayo na makuha yung pamilya nyo. Then ibig sabihin po, pag nakuha yung pamilya nyo, hindi na po kayo magpapadala ng buong sweldo nyo sa Pilipinas, kasi po nandito na sila. So kung yung asawa nyo po sana hindi magtrabaho, madali po makakakuha. Any job po, pag nandito na kayo, kahit walang experience, matatanggap po kayo yung asawa nyo. At ganun din po, kung sakaling sawa na kayo sa pagbubutcher, after 2 years ng contract, pwede na po kayong lumipat, lalo-lalo na po pag permanent resident na kayo. So ayan po, konting kaalaman po doon sa mga nagtatanong, na lalo-lalo na po yung mga kulang sa requirements. Ang masasabi ko po, kailangan nyo pong i-provide, kasi po yun ang policy ng Canada. Hindi po tayo pwede mag-shortcut doon, kasi pag ginawa po natin yun, may chance na ma-reject yung application natin. So legal lang po lahat, wala pong forfeited na mga documents, kasi po ano po yun, pwede po kayong ma-reject or makasuhan dahil po sa paggamit ng hindi original na mga documents. So yun po, sa mga supermarket na walang SSS, magpagawa po kayo ng affidavit. Sa mga nagtatanong po at nagda-doubt dahil ito po ay manpower pooling lang only, o po manpower pooling only po ito, kasi po yung mga dati pong napending sa ISO, unti-unti na po sila napu-pull out, papunta na po rito. So yesterday nga po may dumating na mga bots ng foreign labor galing dyan na deploy po dito sa High Life. So High Life po ang place namin dito, ang company na pinagtatrabahoan. So ako po more than 8 years na. So sa awa ng Diyos, nag-i-enjoy at I love my job bilang isang butcher, matadero, slaughterman. So ayan, nandito yung family ko, nagwo-work, at yung mga anak ko po, libre yung pag-aaral nila sa elementary hanggang high school. So chance nyo po ito, konting tiyaga lang po, determinasyon, paniniwala, at isang kasabihan po, great enemies of your life is your doubt. So yun po, sabi nga po sa kasabihan na pag may doubt kayo, sabi nila, how will you know there's a chance if you don't want to try? So go lang po ng go, itry nyo po. Kung may possibilities kayo, go lang. Huwag po kayo mag-alinlangan sa inyong kalagayan sa ngayon. So kung required man po kayo sa mga additional requirements, gawin nyo po para po hindi po kayo mahirapan. Maraming salamat po, and tuloy po tayo. So yung mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi po tayong updating sa ating mga usapan. So ibig sabihin, paano mo malalaman kung may chance ka sa iyong minimithi na trabaho kung hindi mo susubukan? So yung mga nagda-doubt po, tanggalin po natin yan sa katawan natin. Kasi yan po ang magiging mag-hold back sa atin para hindi po mag-step forward. So take action guys, mga manoy-manay, mga ka-grow. Sana po ang impormasyon ito is makatulong sa inyo, lalo-lalo na po doon sa mga medyo nahihirapan na makapag-provide ng kanilang requirements dahil po kung ano man, like kulang or di na-meet yung 3 years experience, at lalo-lalo po yung IELTS. Yung IELTS po is isa sa pinaka-importanting requirements, tulad po ng nabanggit ko doon sa una kong video, na ang IELTS ay kailangan na ma-meet mo yung percentage, the grades, para po matanggap po kayo. Hindi po kailangan na marunong tayo, magaling tayo mag-English,
Yung kinakailangan lang po ng Canada is yung marunong kang umunawa, marunong kang magbasa, marunong kang mag-deliver ng words kahit po yan putol-putol, basta naiintindihan. Sabi nga po ni Alan Picard, yung director namin, your English is better than your language. Ibig sabihin po ni Alan is, magsalita ka ng English kahit putol-putol yan, kaysa sa naman magsalita ka ng Tagalog na hindi nila naiintindihan. So, yun po. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Go lang ng go. At manalangin po tayo na sana po pagpalain kayo para sa inyong pamilya at sa kinabukasan ng inyong mga anak. Salamat po. Hope this video helps you and hope you well. Your family, God bless you always. Stay safe. And maraming salamat po. Kita po tayo ulit. And visit nyo po yung Team ISO or www.teamiso. Kasi hindi ko po alam ang kalakaran ngayon dyan kung personal kayo pupunta sa office kasi dahil nga po sa pandemic. www.teamiso.com or email at info@teamiso.com. So yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po. Legit po ang ISO at ganun din po ang magsaysay. So galing po ako ng ISO. Then before that, yung agency ko po bilang isang seaman is magsaysay. So maraming salamat po. Sana po makita-kita tayo ulit at sana po magkita tayo dito sa Canada, sa High Life po. Maraming salamat. And yung mga hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Noy Uragon, Noy Uragon Channel. And para po lagi tayo nag-uusap at nagkikwentuhan, pakiclick yun na rin po yung subscribe button, then palike po, and don't forget to turn on the notification bell para lagi po tayong magkakasama sa mga conversation na mga susunod. Maraming salamat po and stay safe. God bless you always. Bye-bye.